Hello, beautiful soul! Welcome back to my channel. This is Mei Chiang Ame from Japan, Kabayan. Leo, this reading is for you. Para ito sa July 2024. Ano ang mga magaganap o mangyayari? Siyempre, hingil pa rin tayo ng advice sa iyong mga angels. Tingnan natin. Maraming sa lahat muna sa aking subscriber. New subscriber, cross-watcher, at sa mga bagong pasok dyan, welcome na welcome kayo sa bahay ni Ate Ame. Maraming salamat din sa nakakataba ng puso ninyong mga comments. Dahil halos lahat kayo is resonate. Keep comment lang mga kabayan. Ang inyong energy is na iwan dyan. Pati pangalan nyo, binabasa ko. Makukulay yung energy nyo. Maka-resonate lang kayo sa ating reading. Maraming salamat din sa nagpa-personal reading. Yan, maraming salamat. Teka, may papasalamatan ako eh. Maraming salamat kay Miss Leo Big Mama Cute. Ayan. Thank you po, ma'am. Thank you po sa thank donation. Salamat po. God bless you po at sa family niyo. Yan. Ayan, let's begin. Yan. Maraming salamat sa inyong lahat. Dahil I appreciate na dyan kayo palagi sa akin. Yan. I love you all. Yan. Tingnan natin sa'yo. This is a general reading. Ano? Kung gusto nyo po naman ng personal reading at energy nyo lang, ang gusto nyo makuha natin, nasa baba po na all the details po, nasa baba po ng video na ito. Leo, July 2024. Dalawa. Thank you po. Tingnan natin yan namaya. This is a general reading, Leo. Kuhan mo lang sa'yo at itapon ang hindi para sa'yo. Maaring ito is a vice versa. Maaring energy mo, energy ng person mo, o energy ng malapit sa puso mo. Maaring nangyayari o mangyayari pa lang. Use your own intuition. Lawakan po natin ang ating isipan. Leo for July 2024. Ano nga ba ang mga magaganap o mangyayari sa'yo? Tandaan nyo po, hindi nyo po ito personal reading. Maaring ito is a vice versa. Maaring energy mo, energy ng person mo, o energy ng malapit sa puso mo. Maaring yun nga nangyari at maaring late sa work, love, job, friends, family, family member, co-workers, o sa business mo. Thank you po. Let's begin, Leo, sa iyong... Yes. We have the key. Okay. There is an unlocking or there's a door opening para sa iyo, no? Kumbaga, ikaw lang ang bahala doon. Kung kailan, kung an opportunity man iyon na darating sa buhay mo, nasa sa'yo ang answer, no? Yeah, nasa sa'yo yung susi. There's a destiny na mag-o-open para sa'yo. And may mga, yung mga problema, there's a solution, yan. May mga magaganap na fulfillment o yung mga inaasam mo, yan. Yan. Kumbaga, nasa sa'yo na yun, no? Kung i-accept mo at lalabas ka sa comfort zone mo, kung ano opportunity na darating sa buhay mo. Siyempre, ingat din kasi maraming tao ang nakikita ko na pinag-uusapan ka. Kumbaga, mga marites, mga judgmental, mga inggit, yan. Marami yan. Magkakaroon ng mga small problem lang naman, no? Hindi naman siya totally malaki, no? Mga small problem lang. Siyempre, may mga excitement na darating sa buhay mo this July, o kaya makakaramdam ka ng inspiration, o kaya may mga exciting part na mangyayari sa buhay mo this July, yan. Magkakaroon pa rin ng mga anxiety, yan, nakikita ko dito, may pagkabalisa, no, yaka yung mga madadaldal, no, yan. Ingat-ingat ka, huwag mo lang patulan sila kasi, ano, yun, ingit lang sila kasi hindi nila kaya yung gusto mo, no. We have the rider, yan, yung energy mo, siguro this July is more full of energy, ang nakikita ko, and there's a fashion, ano, may mga activity, o may mga gusto kang gawin, o maaaring may gagawin ka this July na mas more mo pang ipaprocess, or maaring iaangat yung sarili mo, no. May mga bigla ang mangyayari, maaaring makakatanggap ka ng mga news o messages from someone, yan, maaaring good or a bad man, yan, ano, nakikita ko dito. And we have the Nightingale Spirit. Love is all around. Hindi lahat, yung mga chismis na yan, yung mga nagninira sa'yo, mga judgmental, mga inggit, yan. Siyempre,
may mga tao pa rin na mahal ka nila, no? And syempre, yun pa rin, love is all around, kailangan love love lang, no? Yan ang shout out mo lang sila sa love. Mahal ko kayo, mga yan. Yung mga galit sa akin dyan, lumabas kayo. Sabi niyo ganun. Oh, sandali lang, pila lang kayo. Huwag kayo maglala, kilala ko kayo. Mahal ko kayo. Yung mga ganun part, no? Yan. And syempre, the Panther Spirit, reclaim your power. Like I told kanina, di ba? There's an activity or energy, more of energy. You use more of energy, maybe this July 2024. Maaring paaraangatin ang sarili mo o kung ano man yan, baka kung ano man yung paggagamitan mo ng energy na yan, no? Yung spirit mo na yan, no? Sa nakikita ko dito. Tingnan natin ang iyong angels. We have the 2121, it's up to you. Yan, diba? Sabi nga dito, we have the key, diba? It's up to you. Kung gusto mong i-accept, solusyonan, kung ano man yan, no? Yes, someone watching over you. Yan, baka yun yung mga marites o yung mga inggit, diba? O yung mga basta marami ang tao na nakatingin sa iyo, diba? And syempre, there's a good fortune, diba? May good fortune pa rin, and unforeseen forces direction. Yan, yung mga may nakikita ka, ano may nakikita ka? May mga direction na maaring hindi mo nakikita na para sa iyo. Yan, diba? Medyo mag-focus-focus ka sa mundo. Even it seems like you're not making any meaningful progress, things are moving in the right direction. If you see this number, it is a sign that everything will work out in your favor and your dream will come true soon. Okay, yun lang. And it's up to you to make it happen talaga. Na, yan. Kung hindi mo alam ang tamang direction mo, hingi ka rin sa taas, no? Tutulungan ka niya. Siyempre, ito yan. Dreams will come true soon, no? Yan. Soon, it means, sa'yo talaga ang susi. Diba? If you want to make it happen, nasa yung susi. Baka related sa'yo ang 2112 or nakakita ka ng mga repeating number, no? Sa nakita ko dito. Okay, this July 2024, sa nakita ko dito, siguro may mga separation or may mga maaring iba siguro sa inyo, nag-ano kayo for online, busy for the online. Sometimes kasi gusto mong maging introvert. Alam mo yung gusto mong, you want to be alone sometimes. Yung parang magigib ka ng times or space sa sarili mo. No? Yun na nakikita ko dito. Yung iba dito, hindi kayo makakapagtulog o konti lang magiging tulog nyo. Maaring may mga frequency o kaya may mga nightmare na magaganap sa inyo o may mga sitwasyon o problema na magsasuffer kayo. Yun nakikita ko. Baka yung mga chismis o mga magbabash sa iyo o yung mga ayaw na tao sa iyo, baka medyo ma-stress ka doon, no? Sa nakita ko. Siyempre, kailangan din daw na we need ng saving monies. Yung iba dyan, maaring nagkakaroon ng palagastos, no, sa nakikita ko dito. Siguro this is the time para for the future din, no, yun, medyo limitahan lang natin ang ating mga paggastos sa nakita ko dito. And then sa nakikita ko rin yung iba dito, yun nga, tignan pa rin natin, no, siguro you have a kind heart kasi, no, Leo, and maaring may mga tutulungan ka na tao o kaya yung trabaho mo is pagtulong. Ano yung pagiging generosity mo? Mahilig kang tumulong, mahilig kang magbigay ng payo, kung ano man tulong na kailangan nila, as long as kaya mo tumulong, tutulong ka, no? Yan, lalo sa family mo, sa friend mo o sa paligid mo, kahit mapahayop man yan, ano, andun yung generosity, yan din yung heart na pure, no, sa nakita ko dito. Yan, maaaring by July, no, baka may tutulungan ka or may tao na tutulong sa'yo. So, nakita ko dito, may mga tao pa rin na loyal sa'yo, no. So, nakita ko ito, na trusted. Maaaring kapatid mo, family mo, and also you need to trust your intuition. Tsaka yung guidance mo, no, so, nakita ko dito. Ayan, and then may mga wish ako na nakita na you want na ma-achieve, no, sa nakikita ko dito, yung mga kailangan ng think positive, no, sa nakita ko dito. And syempre more give effort, no, baka iba sa inyo hindi yung pagiging religious person nyo, no, sa nakikita ko dito. May mga endorsement, precaution,
temptation, ayan, maaring may mga maaring mag-alok or may mga pag-uusapan na related mismo siguro ang mga pera, ganyan. Yun ang nakikita ko. Pero titingnan natin why, kung ano yan. No? Yes, we have the, oh my God, sabi ko sa'yo, the blessing is coming. Diba? The blessing is coming in July 2024. Ayan, may mga fulfillment. Sabi nga na, dito kanina sa unating card, may mga good message, good news, at saka syempre, may mga fulfillment, diba? Nadarating sa buhay mo. Yes, confirmed as a blessing coming in. Maliit o malaki man, ang blessing na matatanggap mo. We need to thankful, no? Oo. Hindi lahat naman kasi na isang baksakan. May mga blessing, may mga well-being, magkakaroon ng mga enlightenment sa nakikita ko dito. May kang maia-harvest ka na, no? Yan. Kung yung mga hindi pa nag-upisa, siguro this is the time. Basta always lang, think positive. Tandaan nyo ang inyong future. Kailangan magkaroon ng stable. Tingnan natin, ano po ang introvert? Ano pwede nating malaman ka introvert? Siguro may mga separation, may mga paghihiwalay, o maaring ikaw mismo, ihiwalay ka sa mga tao na alam mo nagiging toxic sa'yo. No? Or maaring you need, or maaring mag-iiba dyan, mahilig mag-isa, yan. There's a new direction, we have the Wheel of Fortune and the Blessing. Yes, there's a good karma coming in this July 2024. Magkakaroon ng good luck. Yan. Magkakaroon. This is a good luck. Tiko-tiko na buti, this is a good luck. Yung elepante kasi, for a long, long time, naging matatag ka sa sobrang, sa sobrang dami ng sa pagsubok na dumating sa'yo. And now, this is it na, the good luck and the good fortune na darating sa buhay mo, no? Sa nakita ko dito. Iba dito, nag-iisip talaga kayo, no? Nag-iisip kayo na kailan ba yung luck ko, kailan ba yung ano ba yung solusyon, para manalo ko sa loto, napapagod na ako. Yan. May mga ideas na darating. Yes, we have the Ace of Sword and the Ace of Pentacles. O, diba? There's a blessing and a good fortune naman, no? Tingnan mo. Yes, the blessing is coming. Ay, dito, this, ano... Yeah, may mga tao or may tao na makipag-communicate maybe sa'yo, sa nakita ko sa'yo dito. May mga katotohanan na darating or marireceive, no? And then, may mga more or ideas ako nakikita. Maaring iba dito, siguro mag-i-start kayo ng new project, new business, your own, yung sarili. Siguro, ganun sa iba. Siguro, nag-iipon na kayo para magtayo na kahit na maliit na negosyo. Ganun ang nakikita ko. May umpisahan na daw kayo, maaring new job, new work, kung ano man yun, no? Sa nakita ko, kung ano mga idea, maaring may idea ka na gusto mo kausapin si ganito, no? Para tulungan, o kaya may idea ka na gusto mo kausapin, o kaya may tao nakakausap sa'yo related ang money, diba? Baka ganun. Sa nakita ko sa'yo dito, handa talaga may mga sitwasyon ako na nakikita sa'yo, no? Siguro, this time, darating ka sa point na lalayo ka o iiwas ka sa mga tao na hindi nakaka-go, hindi nakaka-good vibes sa'yo, no? Maaring meron ka ng mga tao na ibablock sa buhay mo, maaring may mga sitwasyon ako na nakita na pag-iisipan mo every night, paano mag-solution, o kaya halimbawa, may mga sitwasyon ka na titimbangin sa nakikita ko dito kung saan ang direction mo. Can I move o mag-i-stay pa? May mga ganong sitwasyon ako na nakikita sa'yo. Kasi handa yung mga decision making na may mga kakaroon ng mga choices in life. Maaring mahihirapan ka if you want to, if, alimbawa sa isang relationship, meron ka ngayong relationship o may trabaho ka ngayon or wala kang trabaho maybe. Nakita ko dito, siguro may mga pag-iisipan ka na two situation if you want to na pipili ka, ganun. Pero ang hirap, magiging mahirap, no? Paring aanihin mo muna siya, alin ba talaga, ito bang kaliwa, ito bang kanan? Anong magiging advantage nito? Ito magiging cause, yung mga cause and advantage na nakikita ko dito, no? Ang maaring mangyari. Ay, anak, may pupo mo naman. Tingnan natin kung ano pa natin makikita dito. Ano pa pwede ko makita dyan? Okay.
tingnan pa natin. Okay. Okay. O yung iba dito, siguro may nagkaroon ng mga separation talaga or magkakaroon, maaaring ihiwalay mo yung sarili mo, maaaring in the past, no, maaaring may separation ako nakita dito. May tao dito na maaaring ibablock mo o nilock mo na in the past na nakita ko na gusto niya mag-sorry sa'yo. Yun na nakita ko. Halimbawa, meron kang relationship sa ngayon, no? Maaring ayaw mo siyang kausapin dahil nagtatampo ka o kung ano relationship man yan, kapatid, magulang, kaibigan, ganyan. Yun, type nakikita ko dito, siguro, ano, magsosorry itong tao na to, no? Gusto niya magsorry sa'yo para magkaroon ng conversation. Yun ang nakita ko, they want forgiveness eh. Nakita ko may mga blessings sa'yo na darating. Siguro by September also, may darating. Yes, oh my God. May darating nga. May babalik. May gustong mag-sorry sa'yo. A past person, malapit sa puso mo, either mother, kung ano man siya, kung sino man siyang lalaki na siya, o babae siya, no? May magsosorry sa'yo. Pero dun siya sa part na nagdadalawang isip siya. No, nakita ko nagdadalawang isip siya. Pero they want to say sorry. Nagdadalawang isip siya kung ano, kung magsosorry siya, paano kanya ako kontakin, paano siya magsosorry, paano siya magpapaliwanag. Pero nakikita ko yung love, no? Kumbaga, indecision pa rin siya. Nightmare. Siguro yung person mo sa nakikita ko dito, magkaiba siguro kayo ng lahi, ano? Ang nakikita ko. Sa iba lang, gano'n nakikita ko. Nakikita ko sa iyo, may mga iisipin ka every night, no? Sa nakikita ko dito, na para sa pagbabago. Maari magkakaroon ka ng mga jangling when it comes to a money. No? Sa nakikita ko dito. Magkakaroon, iisipin mo kasi, there's a decision making ako na nakita sa iyo. Yan, maari magsasuffer ka when it comes to a money. O kaya, may magsasuffer ka sa mga, maaring maririnig mo na mga chismis or mga tao na gusto kang patumbahin, no? Sa nakita ko dito, as in marami ang gusto kang patumbahin dito. Sama ng words eh, no? Gusto nilang bumaksak ka, no? Yan, gusto kanilang i-distract, kasi nila i-distract yung foundation na binubuo mo, no? Huwag kang magpapa-distract, yung mga distraction na hindi siya makakatulong sa iyo, no? Sa nakikita ko sa iyo. Yan, magkakaroon ng mga takot o pangamba. Ako na nakita sa iyo, no? Mag-ingat-ingat. You need to try to make it balance and control yourself. Siyempre, this is time to make a decision. You need to use your head when making a decision, no? Kalma ka lang, no? Kalma ka lang sa mga mangyayari sa iyo. Magkakaroon kasi ng mga choices ako nakikita sa iyo. Trust yourself and siyempre, there's a clarity. Trust mo din yung universe kasi truly blessed ka naman talaga ni universe. Yan, and be calm, be honest to yourself, and nakita ko dito lakas at katatagan ng loob, no? Sa nakita ko, is needed, no? Yan, nakikita ko naman yung kailangan self-discipline, ha? Nakikita ko dito. Kailangan dun ka palagi mag-focus sa mga sitwasyon, dun ka magtuon sa mga sitwasyon na mahalaga. Huwag kang magtuon sa sitwasyon na nakakasira sa'yo. Okay? Huwag mong isipin na hindi mo kaya, wala kang alam, anong kaya ko. I-focus mo yung sarili mo. Kasi nakaraan, nabigo ako eh. Nakaraan, ganyan eh. Sabi ng kaibigan ko, ganito eh, ganyan. Huwag kang makikinig, listen to yourself, trust yourself, lakasan mo yung loob mo, gamitin mo yung utak mo, huwag ang puso, huwag kang makinig. No, huwag kang maguluhan. Whatever, kung ano man ito, sitwasyon na ito. No? Sa nakita ko rin dito, na have faith lang, renew yung paniniwala mo. Yan, kailangan ng changes. And you need to trust your intuition. Pinaka-importante sa lahat yun. No? This is a time to renew yourself. No? Sa nakita ko dito. Saving. Ano pwede natin malaman kay saving? Thank you po.
Sino ka? Sino ka? Saan lang tatanungin ko to. Ah, okay. You need to trust your intuition. Siyempre, you need to protect your money rin. Huwag pala gastos. Mag-save ka ng money. Sa nakikita ko dito, yung iba dito nagiging masikreto. No? Kailangan, you need to be strong. This is the time to test, time to step up when it comes to a money at saka sa sarili mo. No? Sa nakikita ko dito. Ano kasi iba sa inyo, nagdadalawang isip. Nagkakaroon ng doubt sa sarili, no? Na iniisip mo, kaya ko ba? Kakayanin ko ba? Iniisip mo kasi kaagad, maybe, no? Na baka mabigo ka. Pag nag-try, halimbawa, parang handed ka sa partay ng buhay mo na, pa nag-try ako. Baka hindi naman mag-success. Parang ganun. Nagdadalawang isip ang iba sa inyo to try, no? To challenge yung self nila sa nakikita ko dito. O, parang nandun kayo sa parte ng buhay nyo na parang feeling nyo hindi nyo kaya. No? Hindi nyo maisip yung solution. Paano, parang nandun yung, ate, paano naman ako makakaipon ng pera? Wala nga akong trabaho. Paano ako magtatry ng another path? Kahit gusto ko lang mag-travel, wala naman akong trabaho. Kahit gusto kong mag-decision to step up myself, anong gagawin ko? Diba? Yun yung nagiging choices mo. Ayaw mong mag-try. Ayaw mong mag-take a risk. Diba? Kasi, kumbaga, nahandyan ang family mo. Hindi mo naman kailangan ng big amount. Diba? To try and to challenge yourself. Kailangan na kasi natin na mag-umpisa tayo sa baba. Step 1 hanggang pataas. Kasi pag nagsimula ka sa step 1 hanggang pataas, alam mo na yung mga experience na yun, di ba? Nasabi ko na ito kay Virgo. Yun, alam mo na yung experience na yun. Pag nag-jump ka sa taas at hindi mo nagpagtaanan yung hirap, pag nagka-problema ka habang nasa taas ka, bigla ka mabaksak, bigla ka mag-give up. Yan mangyayari sa'yo. Kailangan pagdaanan mo yung step 1 to step 2. No, you need to trust your intuition. So, nakita ko to. May tao rin ako. Maybe there's a person dito na nakikita ko na nag-iisip sa'yo. No? Maaring they feel disconnected. Maaring i-withdraw mo itong sitwasyon na to. So, nakita ko rin sa inyo, nagkaroon kayo ng mga choices in life. Ano, maaring kayo? Bumitaw kayo sa trabaho nyo? O may binitiwan kayo? Relationship or trabaho man yan? O challenge, no? So, nakita ko dito. Basta keep moving to reach your goal, sa nakita ko dito. Naghihintay ka ng tamang panahon kung kailan na iyong lucky or kailan mo ma-achieve, sa nakita ko dito. Kailangan mo pag-aralan ang lahat ng sitwasyon para hindi tumumba ang i-build mong foundation, kung ano man yun, no? Trabaho man yan, negosyo man yan, sarili mo man yan. Diba? Confidence ang kailangan. Confident lang. Aid. Tingnan natin si Aid. Siyempre, sinasabi dito, it's up to you to make it happen. Huwag mong isipin na walang tutulong sa'yo, na walang pag-asa, no? Sa nakita ko dito, huwag mong isipin na kumbaga, walang pag-angat sa nakita ko dito. There's a person or may person ako na nakita na they willing to help you, sa nakita ko to. Mag-give effort ka lang sa nakita ko dito. Because of your kindness kasi handuin yung part na may darating na blessing talaga. Ibabalik with the sun, sa nakita ko dito. Pero sometimes din, wag tayo masyado mapagbigay, no? Mas maganda rin talaga na isipin din natin ang sarili natin, sa nakita ko dito, para mas umangat tayo. Okay naman na tumulong tayo ng tumulong, pero kailangan din natin na tulungan din yung sarili natin,
no, na palaguin yung sarili natin. And then, yun nga, kailangan din natin mag-heal, no, sa nakikita ko dito. Huwag mong isipin na walang mercy na darating sa buhay mo, no. Yan, baka iba ka sa inyo, tutulong kayo sa mga charity, o kasi nakita ko mahilig kayo tumulong. More give effort to make a new beginning sa buhay mo, no. Kumbaga, there's an idea naman ako na nakita na gusto mo gawin. Success to move forward, no. And think positive, it's up to you nga, sabi ko sa'yo. Be creative, this is a breakthrough para sa'yo. There's an offer ako na nakita na trabaho sa'yo, no. There's an offering of trabaho, siguro this time na lang siguro, ano. Kasi iba dito, hinihanap nyo kasi ano eh, big amount na sahod, big amount of na darating o papasok sa inyo. Mas mahihirapan kayo kung ganyan ang mga magiging choices nyo, no. Mm-mm. Alam ko naman na lahat tayo, kahit ako nga ganun eh. Ganun din ako syempre, mas maganda kung papasok ka na rin lang. Diba? Why not? Mataas sa sahod na. No? Pero kung maghihintay at maghihintay ka ng matagal at wala kang gagawin dahil paghihintay mo ng malaki agad na sahod. Aba, yung time tsaka yung araw na nawawala sa'yo, diba? Sayang ngayon, nag-waste ka ng time and day. Diba? Imbis na yung araw-araw na yun, o di kapag nakapasok ka at may ginagawa, o hindi kapasok ka, o nagtitinda ka, ganyan, ng pagkain, something, kung ano man yung gusto mong gawin na idea. Diba? Habang in that time, edi, nagle-level up yung idea mo, diba? O di kapag there's a, meron ng sapat na ipon, at meron na ulit pang apply, o di, diba, mas maganda na, okay, may pang ipon ako, it's time, this is the time to step up, o diba? At least, yung walang nasayang na araw eh, walang nasayang na oras, di ba? This is the time. It's up to you. If you want to take it action, go. Nakikita ko rin sa inyo na may mga challenge ako na nakita sa inyo na darating sa buhay nyo. No? Mm-mm. Handun yung, yes, there's a success. Yan, it's up to you para makamit mo ang success. May mga adventure, may mga action, may movement ako nakita. Yes, there's an opportunity na maaaring may offer na work, job, no? Maybe ano sa iba dito is a love. Ang nakikita ko dito. Alliance, please show me. Yes, we have the Fool. Oh. Mm. Diba, this is the time. Ano pwede kong malaman yan? Yung ba dito kasi pinag-iisip yung Nine of Cups. Yes, we have the Sun again. Mm. Oh my God, the Wheel of Fortune. Sabi ko sa inyo eh. Ito na. There's a new beginning na darating sa buhay mo. Mm. Masahin natin ha. Nakita ko dito, trust yourself, syempre, trust yourself, yan, makikita mo rin yung bagay para sa'yo, no? Kung relasyon man yan, trabaho man yan. There's a Wheel of Fortune, yung sabi ko kanina, there's a new beginning na darating sa'yo. You need to trust yourself, follow your heart in a good way, no? So, nakita ko dito, may bagong pag-asa na darating, bagong sigla, at nakita ko dito yung success, happiness, success, may mga darating na bagong direction. Yes, darating ang overflow of emotions sa'yo. No, kumbaga may mga achievement ako na nakikita na darating this July 2024. May mga fulfillment, yan, yun pa rin, nakikita ko dito. May mga fulfillment, yung mga inaasam. Malaki man o maliit ito, may mga aasamin ka na ikasisiya mo. May good news ako na nakikita sa iyo ha. Mm-mm. There's a good news. Maaring yung iba, mas mamahalin niyo pa more yung sarili niyo or may darating dito na bagong pag-ibig, no? Or success sa nakita ko dito. The Wheel of Fortune kasi is ano yan eh. Changes ng buhay mo in a good way. Success of money, material, good luck, good fortune, yan, ang nakita ko.
Leap of faith lang. There's a fresh start. Ako nakikita sa'yo. Yan, ang nakikita ko. Parang may makikilala ka ata na ano. May makikilala kang bagong tao. Or maaaring nakilala mo na siya. Oh my God, may babalik din. Bakit naiba yung energy niya? Kung sino yung babalik na yun, hindi good luck sa kanya. Yun ang nakita ko sa'yo. There's a good luck coming in sa'yo. May mga success. Tingnan natin. The vow. Yes, we have the nine of cups. Sabi ko sa'yo eh, there's a wish come true coming in. No? This ano. And the strength. Yes, may mga victory and success. Oh my God, talaga. May mga wish come true, ikaw na makakamit. Yeah, may, you know, this also the wish come true, the vow. No? May mga hinihiling ka na makakamtam mo this July 2024. And nakita ko rin dito na mag-ingat ka when it comes sa yung mga makakasalamuha. Lalo na ang mga kaibigan mo, mga nakakausap mo, nasa paligid mo. Yung mga kala mo trusted person, pero hindi. Pag-ingatan mo, yun ang sinasabi ko sa'yo. Sino yan? Okay, may kakausap daw sa'yo? Magkakaroon na mga pag-uusap, no? Dito, sa nakita ko dito. Mga may pag-uusapan. Ano pag-uusapan? Maybe a family. Sino ka? May past person ata na ano ah. Tingnan natin. Maaring may past person na gustong mag-sorry sa'yo. Hindi ko alam kung karelasyon mo siya, kaibigan mo siya, kamag-anak mo siya. Hindi ko alam eh. Yun ang nakita ko. Na tao nang loko sa'yo. Maaaring ingat ka ha when it comes to money. Sa lahat makakapag-collaborate mo. Mag-ingat ka. Kasi may nakita ko itong liar, dishonest, sneaky person, may pagnanakaw, and then may nakikita rin ako na babae, pamababae, lala, pamalalalaki, something ganun. May iba sa inyo, may kakausap sa inyo na lalaki. Yes. Maaring itong tao na to, iblilak nyo to eh. Kakausapin kayo nito. Pero sa nakikita ko, hindi ko alam kung friend mo siya, maybe girl sa iba, no? Siguro sa iba, girl. Siguro dati mo siyang kaibigan. Tapos ganun, o baka naging lovers mo siya. Yan. Kakausapin ka nito. Medyo wala na ata kayong communication nito, no? May pamilya ba to? Yun ang nakita ko. Baka konektahin ka nito. Within 8 weeks, 8 days, 8 by August, maybe, no? Sa nakita ko dito, sa iba. August or maybe July, something ganun. Within 2 to 3 weeks, or 8 days, that's something ganun. Basta may kukonect sa'yo. Tandaan mo, mag-ingat ka. Yan, lakas lang ng loob, no? Lakas lang din ng loob ang nakita ko dito. Tibay ng loob sa lahat ng mga gagawin sa buhay. Mag-ingat ka sa mga pwedeng mangakit sa'yo. Kaperahan man yan, love man yan, no? The 9 and 5. Okay, magdadaan ka daw sa situation na medyo lungkot, ano? May lungkot ako na nakita sa'yo. May mga pag-aalala, hindi ko alam kung ikaw is
night shift or kasi nakikita ko dito parang kulang yung tulog mo. May mga pag-aalala ako na nakikita, pagsisis, kalungkot. Iba dito magkakaroon kayo ng problema with come to financial? Sasakto yung ano nyo, hindi ko alam kung may sakit kayo o may tao na may sakit, no? May babae at saka lalaki ako nakitang may sakit. Sakit sa puso, tsaka hindi ko alam. Yung isa, hindi ko alam kung ano yung sakit niya. Iba dito, sakit sa pera. Tutulungan nyo ata. Kayo, oo. Nakita ko, maaaka may tutulungan na kayo. Yan. Yun nga, nakita ko dito, financial problem. Ang nakikita kong problema, tsaka ulo, paa. May masakit ang paa, tsaka ulo. May mapag-aalala eh. Magkakaroon kayo ng nightmare, depression, anxiety. Para saan po? Medyo nagiging matagal. Siguro mga pag-aalala kasi nagiging matagal ang takbo ng processing when it comes to a money, no, sa nakikita ko dito. You need to create yourself, no? Kailangan mo i-let go o kailangan mo let go whatever holding you back sa nakaraan. Hindi na yun babalik eh. No? Kung halimbawa, umalis ka sa trabaho mo, hindi mo na ibabalik yun. Halimbawa, pumasok ka doon, may bago ka ng trabaho ngayon. Don't compare. Yun ang pinakamahirap sa atin, no? Isa nagko-compare tayo. Eh, kasi sa pinasokan ko dati, ganito ang sahod, kailangan ganito rin sa ngayon. Dating karelasyon ko, ganito, kailangan ganito ngayon. Hindi natin pwedeng pagkumparahin kasi, no? Kasi lahat may mga iba-iba personality, iba-iba ang rules or iba-iba ang mga something ganun ang nakikita ko. Big create, nakikita ko dito, let go whatever holding you back sa nakaraan, this is a time na ma-accept mo yung mga lesson in the past, tsaka moving forward, look to the future sa nakita ko dito. Medyo na mong problema ka nga ata. No? Kailangan going forward ka. Yes, may offering pa rin ako na nakikita sa'yo. Na-stress kasi sa inyo, you know, dahil sa iba dito walang pera siguro. Medyo stress kayo. This is a time na iayos mo na yung sarili mo. This is a time to move on. Yung mga nawasak, nasira, kung ano mang foundation na yan, this is a time. This is a Ace of Pentacles ako nakikita in the Death, the Seven of Cups, Eight of Pentacles. Yes, give effort sa nakikita ko dito, no? Nakita ko dito, iba dito, mag-uumpisa na ng ano, ng sariling business, something ganyan. Ako nakikita dito. Expect unexpected, ano, sa nakita ko dito. Maaring may papasok na pera sa'yo sa nakikita ko dito, no? Magkakaroon ng mga distraction with it comes sa mga processing mo. Money, relationship, trabaho, pag-iisip, ideas. Pag iyon ang, kailangan you have an objective, no? You have an objective para alam mo yung ipopoint mo. Huwag kang magkaganyan. Ano yun? Ganyan. Palikuliko. Halimbawa, meron ka ng objective, meron ka ng layunin, ganito, ganyan, ganito ang gagawin ko, ganyan. Pero sinabi ni isa, na kaibigan mo, hindi pwede ganyan, dapat ganito. Tapos sa kabila, ay, sa tingin ko, mas maganda to. Kailangan, okay lang na mag-accept ka ng mga advice, pero kailangan, makakatulong kasi yun sa'yo yung advice eh. Pero dapat, alam mo yung objective mo, pumulot ka lang ng konting aral doon sa mga ideas na yun, di ba? Kailangan alam mo rin, manage mo dapat yung sarili mo, control mo yung isip mo. Huwag ka magpa-control sa iba. Sa nakita ko dito, yes, there's a blessing coming in. And then, pagtiyagaan mo lang, nakikita ko dito, you need to take a risk, no, sa nakita ko dito. Three of swords. Ingat lang kasi baka masaktan ka. Ano pwede kong malaman kaya ano? Exciting opportunities na darating sa buhay mo. So, nakita ko dito. May mga bigla ang magaganap.
Ano po yan? You need to chase your dreams, ano? Oh my God, yung iba dito takot sumubok. Paano darating si Blessing? Iba dito takot mag-start. Takot kayong mag-transform. You need to take a risk. Kailangan na transformation, no? Iba dito, hindi kumikilos eh. Walang pagkilos, nakikita ko dito. Or wala lang kayong magawa. Medyo ingat, tumatagal. Masyadong tumatagal ang pagdating ng blessing sa iba. No? Yan. Resistant to change. Meron daw biglang mag... Hindi ko alam, biglang may nangyari ba? O biglang... Pupunta ba kayo ng dental? May magpapadental daw. Yun ang nakita ko. Kailangan mo pagtiyagaan yung blessing mo. Kailangan mong may objective ka talaga. No? Huwag kang mapanghinaan ng loob. Sana ako to kasi dito, iba dito, try sumubok. Napanghinaan kayo ng loob eh. Nagkakaroon kayo ng chronic fatigue. No? Sa nakikita ko dito. Parang ayaw nyo nang lumaban sa hamon ng buhay. Andoon, nandun yung... Oh my God, kayo talaga. Nandun yung starbornness eh. Medyo matigas ang ulo. Hindi ko alam kung ano yung pananinindigan. Maraming iba dito, nagretiro na o nag-retire na kayo sa mga ano nyo. Hindi ako, siguro this is the time na pumulot o sumubok tayo ng panibagong landas, no? Huwag tayo, kumilos tayo, nagiging stagnant kayo, iba walang kilos. Hindi ko alam kung ano kinatatakot nyo or takot lang kayo sumubok, ganyan. Sana kita kito. No? Arigato namaste, God bless.